po ang inyong lingkod, Director Dave Cecilio. And I'm Jenny Surado po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kakampi. Ayan po, palakpakan tayo. Ayan po, matapos po ang masalimuot na paggalaw-galaw namin dito na parang may mga gumagapang na kung ano-ano dito sa kuryente at nawawala po kami, pinaglalaro kami ng magandang anghel. Ayun po, yes, benta. Yes. Ayan po. So, Janice, of course, isa na namang Miyerkules ng gabi. Teka, ba't nawawala ako? Kaya nga. Teka, alisin ko muna ang isa sa mga widow natin. Nag-pupuslit-puslit. Nawawala na naman mga kaibigan si Direk. Talagang magic yan eh. Para siyang ano, yung ilaw sa kabaret, patay-sindi, patay-patay-sindi. Wala na naman siya. Kumusta po kayo mga kakampi? Ayan. Kasi na po nung nakaraang Miyerkules, hindi po ako nakapasok dahil ayaw akong papasukin. Joke lang. Ayan, sigurado na ako, andito na ako talaga. Oo. Hindi na ako mawawala kasi nga naka-chroma ako. Pinipilit kong gamitin yung chroma. Teka, ma-echo ko eh. I-plot ko na lang ng ganyan, okay na ba? Yan, oo. Okay, kasi kanina ma-echo eh. Oh, tawa naman dyan. Anyway, konting pasayahin muna natin ang ating Miyerkules ng gabi sa mga sayawing ito. Ayan, galaw-galaw muna para hindi ma-stroke, di ba? Ika nga. Ayan. Ayan po. So, mga kakampi, ito, isa na naman pong masayang Miyerkules ng kwentuhan tungkol sa Director's Cut. Director's na Cut. Ibig sabihin ay cinema updates and talks. Ayan, mga pag-uusap po. Mag-uusap lang naman tayo, hindi po tayo dito kung mag-shooting po, pa. Kung halimbawa po na mayroong gusto pong magtanong, gusto pong mag-comment, okay lang ho, you're welcome. Opo, makikita po namin yan dito sa ating mga ano, talapihitan sa ating. Ayan, may mga nakikita tayo. Batiin natin yung mga unang-unang na bumabati sa atin. Yan, si Miss Susan Manyares Nieva. Si Susan Manyares Nieva. Taga Bulacan yata yan. Kanina si Toy Mats. Ayan. Talent Toy manager Mats, din yan. Good evening po. Ayan, binabati ka namin, no? Okay. So, Janice, kumusta ang Miyerkules mo? Ngayon, okay ang Miyerkules ko. Maulang Miyerkules dito sa lugar namin. As usual, ah, umuulan ba dyan? Yes. As usual, napakarami na matigas ang ulo. Ang dami marami na naman ang dinakamas. Marami naglalakad na bata. Sana po nakikiusap po kami para naman po sa inyo ito. Iwasan na lang po ninyo palabasin yung mga bata. At saka yung mga naglalakad po ng mga lalaki dyan na walang mask. Mm-hmm. Oo, alam namin matapang kayo, pero yung COVID, hindi kayo matatapang doon dahil hindi nyo nakikita sa COVID. Diba? Tama, kakahawa tama. Kakahawa pa kayo. Oo, diba? Sana manatili na lang muna sa mga bahay-bahay. Ito, nandito naman kami para magbigay ng aliw sa inyo at impormasyon. Hindi nga ba? Oo. Impormasyon, tsaka pagkakalibangan. Yes. Ay, natin ang sarili. Tama po. So, ngayong gabi, napapanahon talaga hong ang topic natin ngayon ay tungkol sa ating, of course, pagiging makabayan din. Mm-hmm. At may mga pelikula tayo or isa sa mga pelikula na, of course, sariling atin naman, ang ating tatalakayin maya-maya. Dahil alam ko pong gustong-gusto nyo na malaman kung ano ba yung mga makabuluhang pelikula na pwede nating panoorin. Kasi isa po yan sa purpose dito ng Director's Cut, ang mabigyan kayo ng kaalaman tungkol po sa kung ano ang nararapat para sa, you know, sa atin pong mga binilakang tabing. Yes, some viewers ng ating lahat naman nakabuluhan, pero meron talagang pelikulang talagang ibang-iba yung dating, di ba? Yep. Mm-mm. Totoo yan, Janice. Kasi gusto nga lang namin sabihin sa inyo na yung paggawa kasi nito, medyo sabihin natin, pinaghirapan din at pinag-isipan. Pinaghirapan, yes. Oo. Kahit tapos na itong gawin, iba pa rin yung feeling ng mga filmmakers at saka mga artistang gumanap dito na kapag pinag-uusapan o sabihin natin, binibigyan ng karangalan. At lalo na, di ba, ang saya-saya ng feeling, panood nyo lang po yung gawa namin, masaya na kami. Oo, kahit po pangit ang feedback. Para bang yung ano, direct, yung takdang oras, di ba?
Oo. Nung natapos na natin, akala natin naglalaro-laro lang tayo. Pero nung natapos, di ba, ang ganda. Isa yun sa Totoo pinagmamalaki yan. kong pelikula. Talaga, Janice. Actually, pag-usapan niya natin uli. Kahit sabi natin, wala namang, ang mga malalaking pelikula nagsimula sa maliit. O, yung tinatawag na Yes. short film. Kasi dati, silent movie pa nga nun eh, di ba? Pinagtsatsagaan na. Dahil walang choice, Oo. kundi panoorin, nakakaaliw kasi. Eh, lalo na yung malalaking Kaya nga. movies na nagsimula muna sa maliit. Sa Parang maliit. ganon. Yes. Parang may sumisigaw dito. Parang may ginagahasa dyan direct. hindi ko batid. Kasi, alam mo, pag lalagay sa bahay, sa studio tahimik eh, di ba? Oh, silence on the set, di ba? Ganyan. Dito hindi. Silence on the dito set. Lahat ng klase ng, kahit nga yung mga tunog ng butik eh, dito, tsaka yung toko, maririnig nyo eh. Oo, di ba? Pati yung tibok ng dibdib ko direct na masakit. Masakit Oo. Ang dibdib ko ngayon eh. Bakit naman? Ano ibig sabihin nito? Basta masakit, masakit yung nararamdaman ko ngayon. Ah? Kasi di ba direct pag ikaw halimbawa meron kang kaibigan, di ba napifeel mo kung nagbabago na siya, mapifeel mo kung talagang iniiwasan ka na niya, di ba? Mapifeel mo yon. Ay? May diba? May ganung factor na? Oo, parang ano, alam mo yon, hindi, alam mo kasi sa kahit sa magkaibigan, kung merong ayaw ka dun sa kaibigan mo, mas maganda yung, let's lay our card on the table. Ayoko nito sa iyo, ayoko nito. Ayoko nito, ayoko na yun. Diba? Kung magkasundo kayo sa, gusto niya 2, gusto mo 3, ay gusto niya 1, gusto mo 3, ay di magsundo kayo dun kay sa 2. Pero yung basta-basta na lang ipaparamdam sa iyo na, this is it, parang ganun. Diba ang sakit? Oo. Ganun. Ano yung pagiging senti nga lang, emotional, di ba? Ito yung mga bagay-bagay na siyempre tao lang, mga ganyan. May puso't damdamin, di ba? Nako, yung mga pinaghugutan na. Pero ang sakit sa ano, ang sakit nung bagay na yung isang tao na tinotoo mo, minahal mo, hindi pala siya totoo. Nako, bakit pumasok tayo sa bagay na ito? parang baklaran na day ba na medyo may mga dapat tayong parang ano to, ipang panikluhod at hindi. Alam mo kasi yung mga bagay-bagay na sabi nila kailangan daw para matuto para daw maniwala ang isang tao sa isang bagay, kailangan nakikita. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo makita ang isang bagay bago mo paniwalaan, di ba? Katulad ng okay. Panginoon Diyos, nakikita mo ba siya? Diba hindi mo naman siya nakikita? Nandyan siya, pero hindi mo siya nakikita. Pero dapat mo siyang paniwalaan kahit wala siya. Nararamdaman mo. Ganon din ang feeling ng isang tao. Kahit na hindi siya nagpapakita, ang ano pa mang ano, nararamdaman mo yun, kung ano yun. Diba? Totoo ka dyan. Actually, yan, tinuro ka kasi sa amin sa film school, no? Sa International Academy of Film and Television. Ang buhay ay parang pelikula. So, yes. ang pelikula pala, madamdamin. Ngayon, ang pinaka-effective na pelikula na nagawa or magagawa ng isang tao, eh yung tinatawag natin na yung nakapanood, may naramdaman ba sa pinanood mo? Yes, ganon. Naku, may kinalaman yan talaga. May kurot. Oh, oh. May kurot ba? May kurot? Diba? Sa pelikulang ipipicture natin ngayong gabi, eh, may ilang beses akong kinurot at talagang paulit-ulit ko pinapanood. Tapos, yung mga eksena, naku, ang sakit. Parang ramdam mo. Yung pelikulang ito eh, parang ikaw yung nandun. Kasi mararamdaman mo, kasi totoong nangyari ito eh, saka totoo talaga itong nangyayari. Mararamdaman mo kung ano yung mga karakter dyan, kung anong pinagdadaanan. Dadama yes. mo yun eh. Diba? Totoo. Unless, totoo ka dyan. Nasa loob ka ng sine, kung ano ginagawa mo, hindi mo mararamdaman. Diba? Oo, kasi ganun niya eh, dapat talaga may something na mag-iiwan ng sabihin nating damdamin sa mga manonood. Damdamin, in fact, yes. Damdamin kasi siyempre ginawa ito hindi dahil parang mga robot lang. O sige, sabihin nating sci-fi, yeah. Maski nga sci-fi movies, nilalagyan rin nila ng element of emotion and element of human touch, 'di ba? Kahit totoo, mga robot na 'yan. Totoo. Pili ko ng Transformer, so, may pati mga robot may damdamin ba? Parang ganyan. May puso din niya. Yung naman, 'di ba? Umiiyak ba ang may robot, 'di ba? Pero yun talaga. Ikaw ba, ultimate direct, ng pelikula. Nakakita ka na, sige, ba sige. Ng asong umiiyak? Nakakita ka hindi na? Ba yung minsan may asong parang asong umuungol asong, na oo, oh, nakakita ka na ganun? Ng asong lumuluha.
Ay, yung Nakakita luha, ka na. hindi. Ako Did rin, you see nakakita a dog? Yeah, lumuluha talaga Aso, siya. lumuluha. Eh, Direct, minsan nakikita ko lang, nakita ko punong-puno yan. ng... No, no, Oo. nakita ko yan, lumuha yung isang aso na yung kanyang amo namatay. Ano to, canine? Canine dog to. K9. Nabaril Ay. yung amo niya. Nabaril yung amo Ay. niya, yung boss niya yung nabaril. Alam mo ba na hindi Nakatas siya siya. talaga, hindi siya umalis sa puntod nung amo niya. Hanggang sa nilibing siya, yung lalaki, yung sundalo, andudun pa rin yung aso. Makikita mo talaga pumapatak ang luha niya. Dahil sa Dog is pagmamahal man's niya sa best amo niya. friend talaga, no? Totoo Yes, yan. talaga, oo. Puti pa nga ang Ay, aso eh. nako. Kapag minahal mo, gaganti ng pagmamahal eh. Pero may mga Walang tao, pagka hinihinging minahal mo, kapalit. nako, Buto lang at sayang saka mo. dog feed, di ba? Hindi, yeah, tsaka yung ganong-ganin mo lang sa Oo, ulo, kares. ihahag mo siya. Buti pa yung aso kasi napakababaw ng kaligayahan dito sa ibang tao. Hindi ka tulad ng ibang tao. Minahal mo na nga, pinaramdam mo na nga sa kanya lahat-lahat. Parang kulang pa din, di ba? Ayan na, Diyos ko po. Napunta ang topic natin sa mga aso. Pero kasi yun ang, niya, ano, hayop yan mamay kasi yung damdamin pelikula. din. Oo, yan yung pelikula na makikita natin ngayon. Kasi di ba, sobrang ang kurot sa puso. Manhid ka na pag hindi ka kinurot. Manhid ka na. Ay, that's right. Totoo yan. I agree with you with that. Yeah. Oo, naku. Ayan na, may mga nakakasabay tayo ngayon. Batiin natin. Ito, oh. Hello, Kuya Dave. Still remember. Uy, Alex, Serona. Yes, Alex. Binabati ka namin ni Janice, si Inang Reyna. Hello po. O, from Mindanao, si Sir Ford Tabunaway. Magandang gabi rin po. Ayan, hanggang Mindanao tayo niyan again. Nationwide Malaga. And worldwide. Global. Reggie, ikaw pa rin. Reggie. Ayan, binabati ka, Janice. Oo nga. Miss Janice, magandang si gabi at sa lahat. Di ba si Reggie nung last week nagsa ano siya? Oo, PM natin siya. Oh. In lieu of Mew na hindi ka nakapasok. Ayun, nakapasok na po si Miss oh, Janice. Palakpakan natin! Palakpakan natin, ay, oo. Lagi na yung makakapasok. Kasi bago na eh. Iba na. At saka maganda na eh, di ba? Oo, at saka medyo ano, medyo professional na dating natin nito, hindi na yung parang alam mo na nag-uusap lang tapos may isang brand diyan sa baba. Ay, ito ho, brand na po talaga natin from Channel 31, ang bagong tambayan ng bayan. Ang ating pong i-feature na pelikula ngayon is a Filipino film, 'di ba? Last time kasi classic movie daw na bored daw sila. Yes, bakit? Oo. Bakit nga ba yung Gone with alam the Wind? Mo kasi, Gone with the Wind, ang sabi ng iba sa akin, sabi niya, Janice, ano ba yung pinapalabas niya? Yung Gone with the Wind, 1939 pa yan, di pa kami tao. Di pa kami tao, di ba? Pero, may mga bagay-bagay, may mga pelikula na kung hindi ka pa tao, this is the chance to watch it. Panoorin mo I ang ganda, ano yung ganda ng pelikula. 1939, kumuha siya ng awards, di ba? Best Picture. Oo, yung Gone with the Wind. Diba? Ako, first movie ko po yan na Hollywood na talagang tuwang-tuwa ako noon. Dahil kasi sabi ko, ay, parang ako mukhang tanga sa iba. Kasi iba, pinapanood Voltes 5, Mazinger C, kung ano-ano pa. Ay, ako, ito classic film. Yung Color Purple, niya. Gone with the Wind, ano pa ba yon? Casablanca. Ewan ko, oo. Pero weird. Weird sa kanila. Pero sabi ko, wala eh. Gusto ko eh. Gandang-ganda ako eh. May tinatawag, may tinatawag kasi tayong film appreciation. From the word appreciate, huwag ka muna mag-criticize, i-appreciate mo muna, di ba? Parang gano'n. Yes, yung mga gumawa naman niya, nag-effort, di ba? Tapos lalaitin mo lang. At saka maganda yung istorya, no? Maganda yung istorya. Yeah. Yung mga indie film nga, di ba? Bakit nila pinapanood yung indie film? Sinasabi nila, yan daw yung indie film na pito-pito. Kasi daw, napakaliit, napaka-exe. Pero nandiyan sa indie film na yan kung anong klase ng pelikula na may puso. Yes, at marami actually talaga po. Yan. Marami kang nakilalang mahuhusay na artista dahil sa indie film. Nandiyan That's lahat right. sa indie film, di ba? Oo, dyan mo makikita. From mainstream to indie film. Ngayon po, nagkaroon na kayo yeah. ng option. Pero ngayon niya, pinagbubuklod na yan kasi ayaw na nilang kay mainstream yan, kay indie film. Basta maganda ang tema ng pelikula at talaga maapektuhan tayo. When you say maapektuhan, damdamin, di ba? Yes, oo. Na-receive mo ba? Hindi itong apektong to ha. Itong epektong to, napakahirap eh. Si COVID. Totoo, totoo. Yun na nga eh. Wag. Yung COVID, Diyos ko, madamdamin na po tayo. Ako, marami po tayong pag-usapan sa COVID mamaya kasi madamdamin yung mga tinamaan eh. Alam nyo, psychologically, naku, ang hirap pong magkasakit. Dahil may iba na yung pag-iisip. Totoo yan.
Okay, balik tayo dito kay Edgar Garrado. Sige, binabati ka namin. Stay put lang, stay tuned with us. Tapos yes. Yun niya, Inang Reyna, yung mga classical movies. Po, nanonood po sa Batangas, sa Bicol. Yes! Sa ating mga provinces. San Jose Del Monte ngayon, ay po, nasa USA. Hello po kayo dyan. Ang anak ko, nasa UAE. Ay, saka yung anak kong lalaki nandiyan. Sa Sharjah, tama? Sharjah ba? Sa Sharjah. Oh, I've been there. Diyos ko, ang saya dyan sa Sharjah. Oh. Mainit si noon. Si Sir Dwin nandun, si Direct Dwin. Dubai, yeah, oo. Dubai. Kalapit yan, magkakalapit. Kanina, on air sila kanina. Yes, oo. Kanina. Sunod-sunod tayo, tapos tayo naman. Tapos, Basta sa Red Suritia, sinaantay ka, umaga nga lang yun, 9 o'clock. Anong oras yan ng umaga? Yan ang beauty, sleeping beauty mo nun. Oo, bukas, 9 o'clock. Tutulog oo, pa lang nga, ako nun. Eh. Kaya nga, alam mo naman eh, di ba? Sleeping Beauty ka nun. Okay, hindi the naman. First, the feature film po na iaano natin sa inyo ngayon na kung hindi nyo pa napapanood, abay, panoorin nyo na ho, hindi ko lang alam kung meron na sa online. But basically, bigyan namin kayo ng idea about kung ano, kung gaano kagandang pelikulang ito. Of course, hinahangaan din po natin ang mga bida dito, hinahangaan din po natin ang gumawa nito, at international may pagmamalaki. Ito na po ang trailer ng sinasabi nating feature film of the night. Ang atin pong tinatawag na nanalong best picture sa nakaraan. Ako, last ano na yon? Hindi ko akalain last Metro Manila Film Festival na pala. Oo, diba? Mm-hmm. Kaya isabor po natin. Ang swerte ng mga nakapanood. Napakaswerte ng mga nakapanood. Ang ganda po. Ako, ilang beses ko pinanood to. Ito na po ang pelikulang iyan. Ina, ikwento mo si Raja at si Sulaiman. Oh, sige. Isang sultan, kinausap niya si Sulaiman. At ang sabi ni Sulaiman sa sultan, gagawin ko ang lahat para proteksyonan ang prinsesa sa dragon. Yan. Miss Judy Ann Santos. Diba? Yes. Ano ako na. Direct na pala. Bakit ka na hindi pala, Direk? Eh, kasi diba, yun yung sinasabi ko, pag talagang magaganda ang pelikula, minsan wala kang masabi, speechless ka. Diba? Mm-hmm. At ito lang masasabi ko. Alam mo, papalakpak talaga ako kahit standing ovation pa yan. Yung hirap nila Judy andyan, tsaka ng ibang mga tao dyan, mga extras, yung mga bidas. Talagang sobrang hirap daw nila dyan. Meron akong mga kaibigan na nag-extra dyan. Sabi niya, ano tol? Sabi sa akin ganun. Nag-extra kami dun. Hindi kami naawa sa sarili namin, naawa kami sa mga bida.
hindi talaga sila tumatanggi ko na ipagawa sa kanila. Si Judy Ann daw, kahit magkanda dapa-dapa, dito nila nakita nagre-reklamo. Galing yan sa isang extra, sinabi ng isang extra. Nakita niya kung galong kahusay at gano'ng katsaga ang mga artistang nandiyan dyan. That's sila right. Sila pa kaya daw na walang pangalan, hindi magtsatsaga. Samantalang yung may mga pangalan, nakikita nila kung gano'ng katsaga. Kaya yung mga artista natin, sila minsan nagiging ehemplo ng mga ibang ano, papasok pa lang sa pelikula, di ba? I agree with you with that. Ako nga eh, ganun eh. Minsan, ang pinagagana ko yung mata at saka tenga. Mm-hmm. Yung bibig ko, natakpan ko muna yan kasi unang-una, ang importante para hindi ma-prejudge or sabihin natin alam mo na, maging judgmental yung bibig. Oo. Dapat i-absorb mo muna. Panoodin mo, di ba? Panoodin mo, pasok mo sa isip mo, tapos papasok yan sa kaluluwa mo, sa damdamin sa puso mo, damdamin mo. Bago ka umusal. Oo, di ba? Oo, mag-react kasi. That's right. Hindi mo pa nga natatapos, nagre-react ka na. Hindi mo pa nga natitikman yung ulam, sinasabi mo agad, di masarap. True. Ay, diba? Ganun niya. Dahil dyan, ito ang masarap na guest natin. Actually, bumabate ang iyong comrade, of course. Basa. Sino? Si Miss Liz Alindogan. Ay, ko. Palakpakan natin. Gusto ka na kapatid. Napanood ko yung ano niya eh. Napanood ko yung segment. Yung segment, yung ano rin nila show niya, Liz Talk. Oo, ayan. Liz Talk. Ayan po. Guest din, guest din tayo doon minsan. Guest din daw tayo sa kanya. Tapos guest din siya sa atin dito. Ganyan, di ba? Cross, ano, cross programming natin. Ayan. Ayan thank you. Eh. Thank you very much ganda, po. Ganda-ganda niya nung araw na yun. Ang sexy-sexy niya. Yeah. Actually, hanggang ngayon naman, walang kupas. Hindi kayo nagbabago. Hindi kayo tumatanda. Ano ba yun? Anong resikreto? Partner namin ang tumatanda. Diba? Anong sikreto? Dapat walang problema, no? Less stress, ganyan. Oo. Hindi ka masyadong problemado. Mas mabuti pa siguro yung wala kang kasama, wala kang stress, diba? Pero pag I may agree. Kasama ka, may stress ka eh. That's right. Nako, eto na si Inang Reyna wanting to watch the entire movie. Trailer pala. Ay nako, yung movie, yung entire movie, eto na, na-award na ilang beses na panoodin natin yung awarding nila sa international. Kasi syempre, sa labas, pinaparangalan eh. Dito pa kaya sa Pilipinas. Sa tignan natin, yung i-share natin, kasi best actress dyan si Judy Ann. Judy best Ann. Actor si Alan Dison. At halos all-star cast. And the best picture goes to Mindanao nga. Mindanao. Kaya gusto ko lang talaga. Ako, I'm so proud kasi somehow may pinagmamalaki tayo, di ba? Na puro na lang, at least sa pelikula lang ito, meron tayong mapapanood na medyo may katuturan, kabuluhan. Hindi ko naman sinasabing iba walang katuturan, kabuluhan. Pero yung ganitong seryosong tema ng pelikula na kailangan maramdaman natin. Yes. Ayan. So, let's watch it from the actress herself being, you know, being exhibiting that to other country. Diba? Nakakatuwa yes. lang po. Pasensya na sa internet connection. Minsan ganyan. Ako na-excite tuloy ako eh. Gusto ko talaga sa panoorin eh. Yung buong pelikula. Wala kasing pirated copy niyan. But you can request on center stage production. I don't know kung ipipicture din sa Netflix eventually. I'm sure of that. Nako, ba't ganyan? Buffering. Pasensya na po. Hindi ko alam kung tayo okay na ma'am, pero yung mismong film itself or rather yung video clips, ayan, ang bagal. Sa Pilipinas nga lang daw medyo problemado ang ating internet. Sana, may papasok daw magbabayad. Na third. Ano? Magbabayad naman. O, yun na nga eh. Diyos ko, marami reklamo. Konting servisyo, parang ganun, di ba? Ang daming complain. Oo. Nako, sandali ah. Oo, balik tayo muna sa ating mga itsura. Oh, yeah, anong kumusta? Direk, kumusta ang Meralco mo? Ay, mukhang yan naman daw ngayon ang susunod na bubusisiin. Ang bill mo, magkano? If I'm not mistaken. Ano eh, parang hindi ko malaman kung tinotal nila or what, parang ganun. Tama ba ano yung sinasabi nila? Na yung previous na ano, yung dati mong resibo, yung dati mong ano konsumo sa kuryente, kung hindi nakakalabas dahil COVID, binabase mo lang doon tapos dadagdag dahil naka-stay sa bahay. Di ba mali 'yon?
Oo nga. Halimbawa, mali kung mali. Mali kung mali. 200 yung, 200 yung dati mong bill. Hindi sila nakakapunta. Mm-hmm. Eh, lalo na ngayon nasa bahay ka, nag-stay ka, mas lalo medyo malaki, gagawin mong 300 na hindi mo babasahin ang metro. Diba? Ay, actually. O yung nasa bahay ka, eh, tinipid mo nga yung kuryente mo, tapos dadagdag ka, nagganon ng... Maraming talaga akong nakikita na, ano ba yan? Ba't ganyan? 11,000? Yung dati-dati na ano nila, ano lang, 7 o kaya 5. Eh kasi nag-stay sila sa bahay, kaya nadodoble. Kalukohan yun. Tignan niyo yung metro. Huwag kayong maging si Madam Auring manghuhula. Puntahan niyo. Ayan na po. Na-award na kayo ni Janice. Award awarding tawag dyan eh. Award po natin yung mga ganyan. Kahit sabihin mo bang i-divide mo sa apat yan, malaki pa rin. Kayo kaya mga kakampi, magbabayad ba kayo mga taga-Meralco ng Meralco? Tanong lang naman mula sa akin. Sarili niyo bang bahay, nagbabayad kayo ng Meralco o libre? Iba? Well, mm-hmm. Sagutin nila yan. Pakitaan nila kami ng resibo na nagbabayad sila. May kilala ko, taga-Meralco, hindi nagbabayad. Gusto mo sabihin ko kung sino? Nako, wag mo pangalanan. May mga bagay-bagay na ano. Malay mo, poser lang. Hindi talaga siya nagbabayad. Kasi ano siya, empleyado. Ah, privilege. Baka privilege niya daw. Daw. Mali. Mali yun. Okay, diba? Mali talaga kung mali. Well, anyway, ayan, sige. Bago pa i-play uli yun. Kasi talaga, ayan, kanina kasi nagahang. Hindi ko malaman kung ang kapartner natin sa ano ang may problema. Basically, sige lang po. Balik tayo dito sa ating mga bumabate. Andyan si BJ Shy. Hmm. BJ Shy, ayan po. Yung bago kong kaibigan na nasa Batangas, dati mga bago kong kaibigan sa Bulacan, mga makakampi. Huwag na lang ako mga kakampi. Hanap na lang kayo ng ibang bata-bata. May ganoon, proposition. Ayan na. Naliligaw kasi. Anak ko ganun na lang. Ba? Ay, ang pumapag-ibig na puso ng ating magandang dilag dito na actress na si Miss Jenny Surado. Masakit nga eh. Ang sakit sa dibdib. Masakit sa pakiramdam. Parang nung gusto kong umiyak, ayoko lang umiyak. Masakit sa pakiramdam. Kukwento ko sa iyo direct kung bakit. Pag-usapan pa natin yan in a little while. Ito na po, balik na po tayo sa atin. Sinasabi kong yung pagmamalaki natin sa pelikulang yan kasi sa ibang bansa hinangaan po. Ito na po muli ang ating best actress. Yes. Thank you for everyone who came. I hope you'll be able to enjoy the movie that we made. It's a big effort that we put in this movie to give awareness to everyone. So I hope you enjoy. Basically, what we want to say in the film is not just about the conflict, it's about humanity, it's about parents, it's about children, it's about the husband, it's about relationship, and it's about the Philippines struggle. And it's a different role. It's my first time to portray a Muslim in a movie. Playing as a mother is not different because I'm a mother of three. What makes it very hard is that it deals with a cancer patient. It shows how a mother's love can actually do anything for her child to be able to survive this type of illness. And as a woman, you will really do everything and anything for your family to be together and for them to be able to live a good life. The animation part is the soft and the very hard situation. I like that it's everything with the animation from the perspective of the child. Thank you so much for being here. Please watch me. Thank you all so much for coming. It is really an overwhelming experience. It's so amazing knowing that Koreans really love to watch and support foreign films. And really, do you like our film? Just so you know, after I watched our film, I wasn't able to talk for like a few seconds because it amazes me how I am able to be part of this wonderful project. So I hope you enjoy. And again, Busan is such a lovely country. I hope to be back. I love everyone. I love the food, chicken, beer, yeah. We got our promo. We are the Medusa Ramon team. That's the film team. He's the film team. Lily, you know what? Thank you.
Ayan, back to us. Palakpak daw. Ibang bravo, talaga. Bravo, international. Director Brante Mendoza, Dante Brillantes Mendoza. Ako talagang bakit idol ko yan. Si Alan hindi Dante. Nagsalita. Si Alan hindi nagsalita. Parang wala ka doon. Anon siya? Kaya lang siguro hindi na natin na-captured ng video. Oh, pero dito proud na proud siya kasi nung naging best actor siya. Tapos imagine na, best actor na, best actor. Sa mabihira yung ganyang pelikula na andyan dyan lahat nanalo sa isang pelikula, di ba? Ano buti pa? Buti walang nag-testa. Best picture na nga, best actress pa, best actor. Alam mo naman dito, di ba? Pagka nakuha lahat, sasabihin, luto. Pag nakuha lahat, sasabihin, ay, ba't ganun? Well, diba? you can never please everybody kasi may mga bagay-bagay kasi na, alam mo yon na hindi ka na makontento sa kagalingan ng kapwa mo. Dapat niya pero pinupuri direct, mo eh, di ba? Pero sa sarili nila, alam nila na hindi sila magaling at iba yung magaling. Aminin mo nila yun. Yung pag-amin ang problema dyan eh. You can never... Ako, magaling na akong artista, pero pagdating doon sa katulad ni Judy Ann, talagang bow ako. Like Gina Pareño, napakagaling na artista. Aminin mo na sa sarili mo na hindi ka nakakahigit sa kanila. Yung iba kasi parang, ano, alam mo yun, parang... Hindi ah, kaya ko yan eh. Galing ako dyan eh. Ba't wala ka dun? Diba? Wow. Anyways, marami pa rin pagbati. Totoo yan. Good evening kay Kendalas Reyes Umizawa. Talagang kumukomment din talaga si Madam Liz eh. Ayan eh, no? Oo nga. Oh, totoo. Siguro I'm sure na panood niya talaga yung pelikulang yon. Kaya masasabi niya talaga yan. Sa acting din per se. Minsan kasi kapag, di ba, pag binigyan ka ng role, oo, si Miss Liz. Ah, sa Panday, yan, ang ating leading lady sa Panday. Oo. Ni PJ, si Miss Liz kasi, kahit na wala sa pelikula, kahit na sabihin mo na nandyan lang sa tabi, pag nakakabalita siya ng isang kasamahan niya na kailangan ng tulong, number one si Lisa Lindoga na hindi nakakalimot. Hahanapin ka pa niya para tulungan. Napakabait na tao. Hindi siya marunong alam mo yun. Magsabi. Alam mo yun, masasabi hindi ko. Hindi siya marunong magsalta ng ano, ng bakit ganun? Natulungan na yan eh, bakit kailangan gumantong ganito pa? Siya hindi. Sige lang, tutulong siya. Basta tinigay mo, huwag ka na makialam kung ba't binigay mo na eh. Nakialam ka pa, diba? Diba? Celebrity philanthropist, oo. Siya, direct siya, hanapin ka pa niya para tulungan. Ibang actually, ang saya-saya ko ng birthday niya last time sa BF. I was there. Ako hindi inimbita. Birthday niya. Hindi kasi alanganin niya, yung biglaan yun. Sabi ko nga rin biglaan, buti na lang malapit lang din ako doon. Actually, wala naman siyang plano. Kaya lang, ay, alam mo yun, yung parang biglaan na gathering, kung sino lang malapit, ganyan. Eh, ikaw, Quezon City, BF Paranaque, di ba? Parang mag-effort ka talaga, oo. But anyways, of course. Kay Direk Danny Ugali. Ah, lagi din yun doon. Direk Danny. Salamat po, Direk Danny. At kay Tony Ko, maraming salamat po doon sa binigay ninyo. Thank you very much. I know, that's right. Oh, Alvin Javier, thank you. Ang ating gumagawa ng DCP yan. Ako, Alvin, a tech person yan. Mga kasama sa industriya. Ah, nakakatuwa dito, no? Balik tayo dun sa pelikula ng Mindanao. Okay. Mindanao. Yes. Noong una, hindi yan ang title eh. Kasi nakasabayan ko yung paggawa niyan. Ini-edit yung post-production niyan sa Keep Me Posted sa Quezon City. Yung aking I Love You LC movie. Sabi ko kayo ng pelikula, ang ganda naman kasi ini-edit yan, kinukulayan niya, nire-rotoscope, rotoscoping yan eh, sa bangka, ganyan. Ginagastos lang din talaga ni Direk Dante kasi nga pa international caliber din naman. Ano ba dating title niyan? Maguindanao. Maguindanao. Oo. Sabi ko, bakit Maguindanao? Kasi nangyari yan sa isang part siguro na Maguindanao. Ganoon naman eh. Kumbaga, ang kwento, hindi naman napakalaki or... Basta magsisimula lang sa isang napaka-significant situation tapos magiging pelikula siya. Maganda yung situation noon. Actually, hindi siya wala po siyang tinitirang mga
pact or grupo-grupo gobyerno, or grupo, nagsimula lang wala. Sa pamilya lang. Problema lang ng mm-mm. pamilya 'yon na walang political, walang political bias yes. po. Yung struggle lang ng pamilya and you know, dahil binigyan sila struggle ng pagsubok isang, ng Diyos. Struggle lang isang ina, isang ina at anak, ama. Diba? Ang ama sundalo o sundalong yes. Muslim. Mm-hmm. Tapos mm-hmm. ang ina, ganun din. Parang kumbaga, so what? Kung ano yung relihiyon mo, ang importante dito, yeah. nakakaranas ka rin ng hirap, ganun. Tapos hindi naman, kumbaga, pinakikita natin dito kung paano mo na-survive. Kasi laging wala ang tatay, sundalo o Muslim na sundalo, mm-hmm. nakikibaka. Diba? Walang non-partisan siya. So, ang inaano na dito, nakafocus ang pelikula kung paano nakasurvive yung pamilya. Tatay. Actually, tatay. Tragic kasi nga tatay. Tragic eh. Kasi, tragic alam mo yun, nakakaiyak talaga. Kasi, iyak ako na. director yan na ako. Din. Iyak pa ako ng iyak doon sa sinihan. Magiging ano rin yan, direct. Parang opener na sa mga may magulang na sundalo. Kasi meron akong kakilala. Ang father niya, sundalo. Siya lumaki siya na wala yung father niya. Nagtanim siya ng galit sa tatay niya. Wala daw okay. iniintindi yung tatay niya. Puro trabaho. Bakit daw iniintindi niya yung gobyerno, yung pamilya niya, iniiwan niya. Pamilya niya, hindi niya iniintindi. Nung namatay yung father niya, doon niya lang nalaman na bayani ang tatay ko. Proud ako sa tatay ko. Wala na yung tatay mo, tsugin eh. Dapat noong pang nabubuhay ang tatay mo, naging proud ka na sa kanya. Diba? Kasi may mga magulang. Oo. Na talagang gustong-gusto nila kayong alagaan. Para mga OFW yan direk eh. Gustong-gusto nila kayong mm-hmm. alagaan. Nasaan sila? Nag-aalaga ng iba. Nag-aalaga ng hindi nila alak. Pero alam mo ba kung gaano kasakit yun? Pareho din ng sundalo. At ipapakita mm-hmm. dyan, pinapakita dyan nila Judy Ann. Yung sakit na yun, paano mag... Diba? Yes, mo, yes. Kahit director ka, kahit artista ka na, maiiyak ka talaga eh, diba? Dahil... Oo. Magaling talaga si Judy Ann. Dalandala ka sa acting talaga. At saka parang true that true to life yata yan. Yata ang acting na eh. Parang based on a true to life diba? Story actually. True, kasi nga. Minsan yung real story pa nga ang medyo ano dyan eh. Sabihin natin yun yung pag makatotohanan diba? Ay totoo nga. Hindi to biro. Totoo, parang ganyan. Talaga, totoo yan. Mm-mm. Kaya nga well, sabi ko nga papalabas ba yun uli direct? Actually, pwede naman kapag may mag-request. Pag may mag-request. Actually, nung Metro Manila Film Festival kasi, siyempre, pinapanood pa ng mga tao. Eh ngayon, mm-mm. wala nang sinihan. Bawal lang kumbaga, sinihan. Wala nating sinihan kaya sa mga bahay lang tayo. Well, kung magiging ano yung center stage production, magiging parang may clamor, may request, pwede naman sa mga kanetizens natin eh, re-request nyo po yon. Na, uy, gusto po namin mapanood yan. Saan po ba? Anong streaming? Saan siya mag-streaming? In fact, yung iba nating mga, sabihin nating mga ibang pelikula dati, nagba-black screen sila. Oo. Diba? Yes, yes. Sa mga eskulahan, diba? Minsan nag-i-invite yung mga eskulahan, papanoorin nila yung pelikulang to, yung buong eskulahan. Diba? Yes. Maganda po. Napaka ano ng tema na yon. Hindi po siya, sabihin natin, isang kulay lang. Napaka-colorful ng pelikula pong yon. Colorful hindi in the sense na wala siya. Po siyang pinipiling kulay. Hindi lang po siya asul, dilaw, pula. Wala namang masyadong patayan. Wala. Yung barila, natural kasi siyempre pinakikita niya yung talagang peace and order. Pero hindi siya nag-focus. Hindi. Hindi. Nakatutok siya dun sa pamilya lang. Na yung anak may sakit. Tapos, yung mga huling araw ng anak nila, ano ang igugugol mo? Parang, syempre, yung tatay, wala sa tabi ng anak, pero nung malapit ng, ano, yun ang false hopes ba? Binigyan niya ng false hopes yung anak na, andito na tatay mo, ganyan-ganyan. Actually, minsan kasi ang magandang pelikula nagsisimula sa magandang kwento. Kwento. Syempre. Sa script, sa storya. Diba? Kaso mo, story. Halaw nga sa tunay na pangyayari. So, ibig sabihin, from totoong nangyari, sa true story, in-adapt, ginawang pelikula, ginawang script, yun na po. Yeah. Maganda na siya kasi actually, totoong magandang kwento, yung real life story. Yes. Yun ang nangyayari sa atin yan. For sure po, pagkatapos po nitong pandemya nito, hopefully, we're looking forward na po na matapos na, saan katutak po na kwento
ang tungkol sa pandemya. Pero kung ang suggestion ko lang sa ating magiging writers, sa mga ako, writer din po ako under Ricky Lee, minsan ang inaano po namin dito, kung pwede, pagod na ang tao makapanood ng mga depressing movies. Yes. Di ba pwedeng gumawa tayo ng mga pelikula na to uplift the spirit of human kindness. Yung values bagsak and virtues. Bagsak na, di ba? Bagsak na. Kailangan naman natin ng ginhawa yung likod ng kanilang damdamin at saka yung katawan nila na, di ba? Yes, na yes. Dito, eh. Ang tanong kailan matatapos? Mhm. Yun nga eh. Pero habang hindi pa tapos, gumagawa po tayo ng mga ano eh, mga alternatives, di ba po? Gumagawa tayo ng paraan. May ginawa po ako, dinirect po ako na pelikula. Abangan niyo po, bukas ilalabas. Miss Janice, yung pangalawa na kay Miss Raquel Montesa. Siya po ang narrator natin dito, yung Game of Love. Ah, okay. Yung Game of Love po is something na I'd like to, you know, ipagmamalaki ko po kasi itong Game of Love is at ligawan serye po. Hindi po kami nag-shooting dito na magkakaharap ng artista, yung mga aspiring actors, actresses and actors. Ano lang ho, through Zoom and ano, nagdidirect ako doon through online. Kaya challenging po. Nakakatuwa kasi galing. Sumusunod naman sila, tapos recorded 'yon and then papadala kay Ms. Raquel Montesa to be papanoodin niya, tapos gagawin niya ng narration. So may paraan po, 'di ba? May paraan tapos para magkaroon ng content. So yung yes. Content na yun po, libre pong mapapanood ng ating mga kababayan, katampi, dahil sa panahon ngayon, tama lang po na nasa bahay lang tayo, hahandugan na lang po namin kayo ng mga content na matutuwa kayo. Kasi ang tema po nun tungkol sa debutant, na paano next year, hindi na siya debutant, diba? Gusto niya celebrate ngayon. Oh. Ang hirap nun. Gusto niya celebrate. Gusto niya mayroong magsasayaw sa kanya. May 18 roses. 18 roses. Candles. 18 magagawa niya pa ba yun? Wala na. Bawal na yung gathering. Yung nangyari nga lang din sa birthday ng isang official, di ba? Nasita yun na nagkaroon siya ng kaso. So what I'm trying to say here is, yeah. Nagawa. Bumbisi na ako, ha? Nagawa pa rin. Oo. Meron akong nakilala nagdibu talaga. Dumating yung 18 candles, dumating 18 roses, saka yung 18 gifts, dumating sila. Lahat sila dumating. Pero social distancing talaga. Nakakatuwa. Social distancing talaga. Walang sayaw. Hindi sila nagsayaw para magkadikit-dikit sila. Binabati nila yung celebrant malayo. Tapos binibigay nilang dito yung gift. Binibigay nilang. Nagagawa. Kapag gusto, may paraan. Mhm. Tama ka doon. Dahilan, 'di ba? Kaya 'yan. 'Yun na nga. Diba? Pero 'yun na nga, challenge kasi 'yun dun sa ating character na ginawa namin. Interactive po yung kwento natin. No? Ibig sabihin, the audience can suggest para sa flow ng story. And the audience can even participate. Ay, ano 'yan? And how to participate? Yes. Makikipag-coordinate po sila sa Channel 31 sa amin po para kung halimbawa willing sila, ibibigyan po namin sila ng link to act along with the participants, ganyan po, makikigulo, ganyan, para yung tuloy-tuloy yung kwento. Kasi may kwento po kami, outline po yon, pero ito po ang kaunahan na teleserye o ligawan serye na walang script. Script, oo nga. Scriptless, wala pong script ito. O hindi, kumbaga outline lang po ng kwento kung ano mangyayari, pero minsan mababali yung kwento kasi may papasok na suggestion from the netizens. Tapos yung netizens pwede makisali. Di ang saya-saya po. Ngayon, kung paano matatapos ang ligawan serye na yan, abangan natin. Kasi siyempre, may magsasuggest na naman ng mga netizens. Gusto ko ang ending niyan ganito. Gusto ko ang ending niyan ganyan. And interactive, sumasali po kayo sa aming kwento. Ito naman yung kakaibang style po. Kasi ayaw po namin mawala ng pag-asa na kahit nasa bahay lang po tayo. Tuloy pa rin po ang shooting, ang taping, only here at Channel 31. Diba? At diba lalabas ka pa dyan, Miss Janice? Nangako ka. Lalabas. May role ka dyan. Anong role mo dyan? As usual. Sa 6th episode ka papasok yan eh. As usual. Lagi ba mataray nanay, ang role? Nanay or tita na tahin. Mataray. Oo, mataray na tahin. Oo, kasi nga, diba, ligawan serye, usong-uso ngayon yan, dito man liligaw online. That virtual na po, pati bulaklak. Magsisend ako sa inyo ng kiss and hug, bulaklak. Yan, virtual bulaklak. Na po. Ipi-PM na lang kita. PM, PM.
Diba? Lahat magagawa na. Masasanay na rin tayo. Ganyan. Yes, diba? I agree. Kaya nga po eh. Nakakatuwa kasi ito yung new normal. Oo. Ito, yan ang Pinoy. The new normal. Kahit anong mangyari. Yan ang Pinoy. Kahit anong mangyari. Sige lang, tuloy ang buhay. Diba nga? Diba? Kahit may pandemya, kahit problemado. Ano? Problema ka lang. Tawa lang. Pinoy ako, di ba? Parang tao kami. Ganyan. Parang sakit ka lang. Tawa ako. Sakit ka lang. Diba? Sakit ka lang. Diba? Nakakatuwa. Kasi di ba? Ayan. May bumabati, of course, from our network mismo. I'm sure. Yes, wow, kasama po ako. The Game of Love. Wow na wow po direct. Thank you po. Ayaw sino naman. Po si... Tito Nel. Si Tito Nel. Tito Nel. Oy, kaba-birthday niya lang last ano ha. Batiin mo. Oo, belated. Oo, binati ko na siya. Oo, nakita last time. Nakita ko pa yung picture niya nung bata pa siya. Pinakita correct. Picture niya nung baby pa siya. Nung yes. Ano pa siya, Totoy. Oo. Nagkaroon sila ng munting celebration ng kanyang napakagandang pamilya. Yeah. Parang happy-happy si Direk. Diba? Correct. Direct Tito Nel. Ay, looking forward daw si Inang Reyna. Oo, mag-join kayo ha. Basta abangan nyo yon. Kasi interactive ligawan serye yon, okay? So everyone can you join. Basta subaybayan nyo lang po. I-share nyo po ito. Kasi ho, ito po yung bagong teleserye or ligawan serye, romantic teleserye, na hindi yung sampalan. Eh, dito hindi ko makakasampal eh, virtual eh. Malayo eh. Eh, tong sayo, di ba? Parang, virtual eh. Iilag ka naman kahit nandiyan dyan. Sige nga, pagsampal ko sa'yo dyan. Iilag ka. Nakakatuwa. Pagsampal, dito sinampal, dito umilag. Mali, di ba? Asan ba yung ano ko, camera ko, di ba? Ganyan. Oh, at least may kanya-kanyang camera, di ba? Ang camera, kaya nakakarating nga. Ka agad. Nakakatuwa kasi... Ikaw ba direct meron kang TikTok? Actually, yan niya eh. Gusto ko mag-TikTok. Kaya lang sabi ko, hindi saan naman ako uunlad. Gusto ko kumita. Eh, pwede ako mag-TikTok pero ipapasok ko sa friendship. Sa wall ko sa friendship eh. para kahit nila-likes yan, nila-likes, sinishare, kumikita ako, may dollar yun. Basta, paano ba yun ipapasok sa dami naman ng likes ko, dapat ipasok ko na din. Ay, basta ipapasok na kita bukas, promise. Mm-mm. Pasok ka na. Si Kuya Rowell Mortel from Colorado, Denver, USA, sinasabi niya, pasok mo niya si Miss Jenny sa friendship para ka-friendship na yan. Oo, para kumita na ng dollar. Para yung mga kaibigan ko sa TikTok, mga TikTokers, ipapasok na sila doon, magsusubscribe na sila. I agree with you with that. And of course, kasama ka nga rin sa Rads to Riches, di ba? Yung kumikitang pangkabuhayan online. Yan po, hindi pa nalulunch. Wala pa akong kabuhayang kumikita. Ito na yan. Di ba? Kailangan kumita ka na dyan. Sobrang ay, batiin hirap. Mo naman dito yung... Ay, I'm sure gising na siya. Iyan ba yung pag-uusapan natin sana bago tayo matapos in 10 minutes? Si Erwin? Erwin! Special mention tulog, to your tulog yun, virtual... Tulog. Virtual... Masasabi ko bang virtual lover? Kasi hindi pa kayo nakikita in flesh? Tulog yun. Okay, at least mamaya, pag panapanood niya yung replay nito, eh, binati natin siya, di ba? I'm sure naman sabi ko sinusubaybayan ka nun. Alright. Nako, yung mga nanonood sa Dubai. Hello po sa mga taga Dubai. Kahit replay na po yung napapanood ninyo, alam ko na nagustuhan ninyo at nagsasuggest sila ng mga sino po pwedeng i-guest namin. Pipilitin po namin magkaroon ng guest na artista. Pipilitin po namin na meron nagre-request na kung po pwedeng i-guest daw si Brad Res Cortez. Oo, ha, dito. Cortez. May tanong sa so, Oasis of Love. Sa, regarding Moral Fund and Oasis of Love. That's right. Oo. Diba? Nako, artista ako, ko yan. Batch 19. Ako, 23. Kabatch ko sila, ano, sila Baron Geisler tsaka si Snooki Serna. Yan. Anong buhay pa nun si Direk ano? Mario J? Oo, kasama natin doon sa Oasis. Mga taga Oasis of Love. Sister Candy, kasi baka nakikinig. Oo, asawa ni Candy, Sir Rez. Sir Rez. Hello, hello. Ay, ayan, may watching from Tokyo, Japan daw. Oh my goodness. Ayan na po. Siyempre, sa ay, buong sila, Japan ano, din. Si Glenda Murata sa Tokyo. Ingat po kayo. Ayan. Sa Fukuoka din po ang aking mga ka-film act dyan. Naku, yung ginawa Cavite, ko yung putol na short film. Kapatid ko sa Cavite. Banggitin mo yung pangalan. Si Rika. Rika, lang, ayan, Kisha. Rika. Kisha, sabi ko sa si Kisha, pag nagbablog, huwag mawawala ang po. Nagbablog ay, oo. Aso kailangan may po. Dapat, yung values pa rin. Mapipitik ko siya. Ay! Nakakatuwa.
mga anak ko, direk, kahit malalaki na yan, kahit na mga talagang may mga anak na yan, hindi mo yan mawawala ng po. Yan ang pagmamalaki kong binaon nila talaga. Pati mga apo ko, hindi nagsasalta ng walang po. Kahit bata pa sa kanya, pinupo nila kasi para pag may nakarinig na mas bata, ay, nagpupo siya o kahit, di ba? Magiging maganda kang ehemplo, di ba? Ay, nakakatuwa yan. Actually, binabanggit mo yan dito sa online. Samantalang ang ating mga viewers na talaga nasa bahay lang ngayon. Tama lang po na pag-usapan yung mga ganyang mga Filipino values. Kasi po, bakit? Ito na po ang the new Filipino. Ibig sabihin, the new Filipino, with the new normal, eh, bumalik na po tayo sa nakaraan. Ibig sabihin, kasi dati po, nung wala pang pandemic, eh, kanya-kanya, pagkatapos sa eskwela, diretso sa kwarto, wala nang kibuan, hindi na sabay-sabay kumain. So, in fact, sa Rats to Riches, gusto namin i-emphasize, di ba? Yung values. Meron na bigay na aral din tong pandemic na to eh. Tong pandemic na to, hindi lang negatibo ang dapat natin matutunan. Positibo rin. Huwag naman positibo sa virus, ha? Positibo sa panangyayari sa buhay ng tao. Kasi yung magkakalalo, unti-unti na... Ito naman tawan to huli, oh. Isa pa ulit. Yung mga magkakagalit. Ngayon, Greg, yung mga hindi nagsasama-sama ng dinner, nagkakasama-sama na sila ng dinner ngayon. Tapos nanonood sila sa, nag-iisa sa sala, sama-sama na silang nagnonood ng TV, tapos sama-sama silang nanong-bibiruan sila, hindi katulad ng dati. Pagdating ni kuya, papanik sa taas, magko-computer. Pagdating ni ate, nasa taas, maglalaro. Pagdating ni nanay, oh, andyan na ba yung mga bata? Alika, tulog tayo. Wala na diba? Wala na nag-usap. Eh, samantalang dati, may orasyon diba? Pa. Oh, alas 6. Pa. Alas 6, diba? Tawag sa akin kasi Bubot, oh. Huwagin mo si Bubot, alas 6 na. Hala, pag ngayon mo lang dini-clear yan, Bubot. meron bagong may scoop po, scoop si Jenny Surado ay tinawag siyang Bubot. Bubot o Bubot? Bubot ang nickname ko, Bubot. Hello, Miss Bubot. Isang kapatid ko, Bebot. Yung isa ayun, si Butch. Babae, Butch, Bebot. Ayun, ang mga medyo malambing na palayaw, 'di ba? Mga ganyan. Ang mga palayaw Bubot. 'Yan, oo. Actually, ang screen name mo is Jenny Surado, pero anong real name mo? Maria Cristina Horado. Ayan, Maria Cristina. Ang layo kay Janice. Sino nagbigay ng Janice? Nakita ko yan sa Vogue magazine. Na yung isang, isang model na parang susyunga-syunga. Oo, susyunga-syunga. Ang nagbigay sa akin ang pangalang Janice Horado, si Mang Ading Fernando at saka si Rusty Lopez, yung aming scriptwriter. Sa duplex. Tapos, di ba nagkaroon ka nga rin ng ganitong showbiz show? Ang pamagat is... Si Niweng, duplex. Oo. Ang role ko doon si Niweng, yung tangan alila. Ayun. Pero yung naging show mo rin, showbiz show, di ba yung rumors? Hindi, rumors, facts and rumors. Ayan. Ako yung sa bandang... humor na nagsuwawasak, iwas demanda. Ayun, kaya humor pa sa humor. That's right. Naku, sarap nakakatuwa. Ng talk show. Yes, ito nga eh, di ba? Nung time na nagsisimula pa lang ang Channel 31, napag-usapan pa natin ni Lea Titonel, hindi namin alam kung paano kami magsisimula kasi nga sa pandemya na nga. Buti na lang, may karanasan si Prof. L. Welba. Yun. Na isa katuparan itong online. Actually, mauuna po muna yung online natin bago ang TV. Ngayon po, inaayos na po namin yung recorded copy ng mga to or replay na ibabato sa TV, sa Channel 31, Beam Channel. Ayan po. Kasi po, Yung pong mga nagtatanong. Nadaan pa tayo sa ano eh. Regarding daw, direct, pwede natin pag-usapan paano daw yung pasok ng mga bata. Pasok ng mga bata. Schooling. Wow, magandang topic yan. Kung pwede daw kasi parang wala silang idea paano pabalik sa pag-aaral ng mga bata. Kino-coordinate po natin sa Department of Education. In fact, meron tayong mga naging pelikula na school-related films, kagaya ng Watawat, Musiko, Makata.
So, opo, may contact po tayo sa Kagawaran ng Edukasyon. So, we'll coordinate that. Pag-usapan po natin yan next episode natin. And, yun po, I think magpe-feature din tayo doon ng mga school-related films na napapanahon din po. Baka nga po pwedeng online film showing, online schooling ang mangyayari. Tapos, may reaction paper sila, di ba? Hindi lang puro laro, hindi lang puro online game. Ganon. So, yun ba? Pwede yung ganun topic, no? Tama ka dyan. Kasi parang, ano sila, blankong-blanko. Ano pa, paano mag-aaral yung mga bata? Sinasabi nila, magkakaroon doon ng computer, mga laptop. Paano yung mga hindi kaya? Paano yung mahihirap? Na diba? Walang computer, walang laptop, di na mag-aaral? Diba? Kaya nga, correct. Nako, may message sa'yo, Janice. Ay! Oo. Si Director Bubot daw, Director Bebot. Ma'am Janice, ayun. Kung maalala mo movie ninyo nila Direct Bobot, nung tawag siya sa iyo ay Bebot. Opo, isa ho yan, makabayan po yun. Ayan ha, at least meron tayong talagang audience participation, no? Malalaman mo na nanonood sila at nakikinig sa atin. Yes, kaya yan po. Maraming salamat po for staying with us. In fact, I'm sure po, hindi po mga chismis ang pinag-usapan namin dito, kundi yung mga, ano lang po, mga impormasyon na kung saan, ano ang papanoorin ninyo, ano yung nangyayari sa industriya, kumusta na ang mga artista at mga manggagawa ng paggawa ng pelikula. Eto po, galaw-galaw, andito pa rin po kami, nakikipag-ugnayan sa inyo. Kaya ganun din po sana kayo, coordinate with us, ano po may sasuggest ninyo, ano mga tanong nyo. Personal, yes, pwede raw kay Janice? O, oh, pwede. Kahit anong question ba, pwede rin. Baka ganun talaga. Eh, may mga bata raw nanonood. For adults okay also, di ba? For adults meron also. Din kasi... For adults. Meron din naman mga bata, pwede rin mga magtanong. Dahil nanay naman ako. Diba, nanay naman ako. Kasi meron mga bata na hindi nakakapagtanong sa nanay. Sa ibang tao nagtatanong. Ito yan, ako nakaranas ako. Hindi ako marunong makapagtanong sa... Ako makapagtanong sa nanay ko, baka bigla ako sampalin yun eh. Ayun, tatanong ako sa iba. Ako makapagtanong sa nanay ko. Sampalin ako eh. Ay, ganun ba ako nagtatanong. Oo, sa ibang tao ako. Ma, pwede bang tumimik ka? Maupo ka dyan. Wala na, di na natin. Oo, may ganun ba ako talaga. Pero bang nanay, ang ibang nanay, di ba? Nanay, pwede mo magtanong. Ah, sige yun, anak. Di ba? So, sarap-sarap sana kung ganun yung nanay mo. Ma, yung open siya sa iyo, di ba? Kasi may mga magulang hindi pwede mag-open yung mga anak, nagagalit, di ba? Bakit makakapili ka ba ng magulang mo? Wala ka naman choice, di ba? Hindi ako makakapili ng magulang, pero makakapili sila ng paano makipag-usap sa mga anak. Yun, ayan po. Napakaganda po ng binitiwang salita na yan, Miss Janice. In fact, napaka-ikli po talaga ng oras. Dumating na po na naman tayo sa isang oras na talakayan, usapan, yes. Kwentuhan. Parang napakabilis! Ang bilis nga eh! Parang kulang lagi isang oras. Hayaan mo, hihiling tayo yan sa ating business development manager na ma-extend pa. Kaya depende po sa clamor ng audience kung gusto niyo pa po kami mag-extend, di ba? At marami pa tayong mapag-usapan. Okay, so ito na po. Sa inyo. Greetings po ulit kami. Salamat po sa pag-asama nyo sa amin. Ito yes po si Direct Dave Cecilio. Ito po si Jenny Sorado. Para sa ating directors. Cut! Bye-bye! See you next Wednesday! God bless!